Hi guys, so welcome back to Tranquilo Pet TV. So ngayon wala mo nang palakpak kasi medyo nagto-tone down ako ngayong gabing ito. Dahil dapat mag-update tayo dun sa last female hamster na binirid natin, yung brown. Kasi maganda yun eh, meron siyang lumabas na kulay, which is very rare dito sa hamster keep natin sa Tranquilo Pet TV. So for quite long time, kasi kadalasan ay nag-aalaga talaga ako ng mga light colors, at ngayon lang talaga siya naglabas ng kakaibang kulay. So makikita dapat natin yun ngayong gabi. Eh yung kaso, nung bago ko mag-shoot at chinek ko silang lahat, at ito, bumubungad sa atin ngayon, si Elias. Kakapangalan ko pa lang sa kanya. Kasi I promised na papangalan ito si Elias to. Siya yung yung male hamster na ginamit natin mag-breed doon sa kakulay niya rin na female teddy bear hamster, at nagkaroon sila ng apat. So ito yung ginamit natin sa from part 1 to part 5 ng hamster breeding process natin na series. So ngayon, mataba pa din siya, light colors pa rin siya, pero may umagaw ng attention ko sa kanya. Kasi normally, pag nag-a-update ako sa kanila, gabi, at usually siya ay masigla. Makikita mo yan, trip hanger, yan. So, dapat naglalambara siya doon sa ating takip, sa screen, yan. Pero ngayon, nung nag-chinek ko siya, hindi siya naglalambara kanina pa. Yan. So, kagabi, nakita ko naglalakad-lakad pa siya, okay pa siya kagabi. As in, okay pa, naglalakad-lakad siya. Pero nakita ko natutulog. Sabi ko, baka trip niya lang matulog kagabi. Pero na-realize ko na there's something wrong na ngayon. Yan. So, una, normally kasi ganyan lang yung lakad ng mga hamsters. Iyoko-iyoko ko pa ha. Yan. So, ang lakad ng mga hamsters talaga normally pag bagong gising ay talaga namang parang nag-uunat pa. Ganyan ang mga hamsters. Pero, mahalata nyo, pag siya ay lumalakad, medyo pakuba siya. At yun yung isa sa mga indicator ko na there's something wrong. So, ngayon, chinek ko yung kapaligiran kanina ng kanyang beddings, may nakita ako na nakakalat na mga blood. Yes, para siyang may tagos. Yan. So, ang una ko kagad finding sa kanya, meron siyang pro-life Elingitis. Yeah, something like that. Yan, ipopost ko na lang kung ano yung right terminology para dyan. In short, meron siyang diarrhea. Yan, so ang diarrhea na yan, acquires isang bacteria na talagang tinitira ay mga hamsters. Yan, so ito, kasi ang mga hamsters kasi ay wild yan, di ba? Pag mga free rat sila, ngayon ang galing nila magtago ng nararamdaman, at lalabas lang yan pag once na super duper late na. Yan. So ngayon okay pa siya, medyo mataba pa siya, tapos okay pa yung mga balahibo niya. But kung titingnan po ninyo, Elias, gising muna. Yan. Kung titingnan po ninyo, medyo may blood na yung kanyang kwitan. So, nilinisan ko na yan kanina. At, yan, may mga blood. So, ina-examine ko, baka kinagat siya o inaway siya. Eh, siya lang naman mag-isa dito sa kanyang cage. Yan, medyo mabagal siya maglakad. So, hindi pa yan yung worst case. Kasi, pag once na yung blood, ay naipon na siya dito sa may buntot niya, yun yung tinatawag na nating wet tail. Yan. So, yun yung mga common sickness and illnesses ng mga alaga nating hamsters. So, ang journey na yun to, ang purpose ng video natin na to, ay samahan natin tong si Elias dito sa laban niya, sa sakit niya. Okay? So, ang early detection ay mas maganda kumpara sa gamutan. Yes. Ako po kasi, hindi naman po talaga ako willing na dalhin tong ating alagang hamster sa isang veterinary. Kasi alam naman natin na ang buhay ng hamster ay napakaikilang. Matagal na siguro, sa experience ko, 3 years.
Yes. At sa ngayon, ang pinakang oldest dito sa aking hamster keep ay 1.5 years. So namatay na yung ating ano, namatay na yung 2 year old nating hamster. So si Elias is a male, 1 year and 1 month na po siya sa atin. Yan. So ito yung mga kasabayan dati ni Kurt. Yan. So para silang malalaki, matataba, botyo. So teddy bear hamsters po yan sila. So ngayon, hindi lang po mga batang hamster ang tinatamaan. Walang age bracket na ang tinatamaan ng mga sakit. So dito, pare-parehas naman sila ng lugar, and as much as possible, may pwede gusto silang ilagay sa most dark area ng bahay. Pangalawa, sa mga hindi sila pwede ma-stress. Yan. Doon ko sila nilalagay normally. Hindi ko alam, talagang sadyang tinatamaan sila ng sakit. At kailangan natin gawin ng paraan. So sa hamster keep natin, meron na tayong mga experiences na namatay na lang yung hamsters natin. Hindi natin magawa ng parang remedyo o kaya treatment. Hindi natin ma-apply yan. So patuloy pa rin tayong nakikinig, nanonood, nagbabasa-basa. Para nun sa ganun ay makadiscover tayo kung paano natin matitreat ito. Na dito lang sa ano, yung mga homemade remedies natin para sa mga alaga nating hamsters. Kasi I personally, wala akong intention na dalahin sila sa veterinary. Dahil unang-una sa lahat, tanggapin na natin ang buhay ng hamster ay maikli lang. Yan. So ngayon, meron akong pinainom sa kanya, and I hope na makakatulong yon sa kanya. At hindi ko muna yun isi-share sa inyo ngayon, guys, kasi hindi ko naman yun proven. At first time ko lang siyang ginawa. Ngayon lang. Kasi ayoko na maulit yung nangyari dati na para naghihintay na lang ako kung kailan siya tatawagin ni Lord. Kung kailan sila mawawalan ng hininga at bago ko sila ilibing. Yan. So normally kasi pag once na ganito na yung mga hamsters, ay matagal na yung 24 hours. Talagang sa kabilang ano na sila, lugar, sa kabilang planeta na sila. Yan po. So ngayon, ang early detection natin kay Elias ay early, kasi makikita nyo yung tail niya hindi pa ganong kawet. So wala pa. Tsaka yung nakita nyo kanina, ayoko na siyang itaas. Yung nakita nyo kanina, medyo dry na yung mga bloods dun sa kanyang anus, sa kanyang puwitan. Yan. So I hope yung inapply natin na medication para sa kanya, and I won't share it here right now kasi ayoko naman mag-create ng awareness na ganito tapos may ibibigay akong gamot, baka naman mag-create ng misunderstanding sa atin. So ang gusto ko lang sabihin dito, in short, as hamster keeper o kahit pa mag-aalaga ka pa ng isda o kahit pa mag-aalaga pa tayo ng mga lizard, mas maganda na rin pong may ginagawa tayong paraan kumpara sa hihintayin na lang natin silang matsugi. So yun yung po yung parang extension ng care natin sa ating mga alaga, no? So dahil wala man tayong kaalaman o talagang expertise dito sa pag-aalaga ng hamster in a medical professional way, like mga veterinary, mga zoologist, yan, mga researchers, yan, hindi po tayo yan, pero as care, yung extension ng care natin sa ating mga alaga is gagawin natin yung lahat. I know for some of you na makakapanood nito ay automatic yon na dapat pag once na mayroon tayong gustong gawin para sa ating mga alaga, always visit to the nearest veterinary or local veterinary. Yan po yung lagi natin sasabihin. But I personally, ayoko at I have no intention to visit a veterinary kung ang dadalhin ko ay hamster. Yes. So I am more willing to discover remedies para sa kanya, at mas as much as possible homemade remedies para sa ganitong cases. At yan po. Pero kung ito yung mga aso, pusa, ano po yon, malalaking hayop,
ako po, lagi po talaga ako nagpapa-veterinary. Yung alaga po natin si Pierre, tsaka si Kikay, yun po, talagang kompleto po sila sa mga vaccines. Talagang binibisit natin talaga yung kanilang veterinary. So, pinapa-check talaga natin yan sila most often time para hindi tayo gagawa-gawa lang ng sarili natin treatment para sa kanila. But sa cases ng hamster, ito po yung extra mile natin para sa kanila is to make an alternative homemade remedy para sa ganito mga karamdaman nila. So, kung maging successful man po ito sa aking in-apply na gamot para sa kanila, and I am willing to share it to you guys. Yan. So, sana po maging successful po ito, and I wish, syempre wala namang owner ang mag-wish na mawala na lang yung alaga natin. Gusto natin yan pang mas mahaba pa ang kanyang buhay. So, yun lang guys. Dapat update to eh, pero nakakalungkot lang kasi meron tayong isang magandang kasama dito sa bahay na may nararamdaman, na may iniindang karamdaman ngayon. Yan. So sana ang pangalan niya ay Elias. Yan, sana mapaglampasan niya yung challenge na to. So ang number one na kalaban po kasi talaga ng sakit na diarrhea. Hindi po sila mamamatay doon sa sakit na diarrhea. Namamatay po sila talaga doon sa pagiging dehydrated. Hindi kasi sila umiinom ng tubig. So ang ginawa ko kanina, patapos ko siyang pa-intake nung gamot, talagang pinilit ko siyang mapainom ng tubig. So gamit yung syringe. Hindi po yung may karayom, syempre tatanggalin po yung karayom. Yan, tapos pipilitin ko kasi yung mga hamster pag may umano sa bibig niyan, ngangat-ngatin nila. So hangga't maaari talagang pinapasok ko sa loob 'yon. Tapos makakainom sila ng tubig. Yun po yung kailangan talaga nila, tubig, tubig, tubig. So every 2 hours po ito, kailangan ko siyang pilitin uminom ng tubig. Ngayon, yung application ko nung gamot, bukas ko naman siya i-apply uli. Tapos I will update you guys sa case nito. Dahil kung siya ay mag-survive at mag-survive, so malaking point sa Tranquilo.tv na makakapag-share tayo ng isang gamot laban o kontra sa mga diarrhea ng ating alagang hamsters. So ngayon kung hindi man maging successful, at least yun nga, babalik tayo dun sa basic natin, yung extension ng ating care for them sa ating mga alaga, na at least meron po tayong ginawa para mapahaba yung kanilang buhay. So which po ito, at this is open-ended update vlog natin sa alaga nating hamster. At yun po, bali magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. Yeah, update ko po kayo dito tungkol kay Elias. At sa ngayon, paalam muna. Bye-bye.